Ako tingin ko nagbago yung landscape nung ano eh, yung tadhana talaga. Nagbago yung landscape. Nasimulan siya, baka nagkaroon ng... Kasi before, pag sinabi mong love story, and I get that a lot when you say you're ako cinematographer on a rom-com. What do you shoot? I shoot rom-coms. Parang there's a sense of ano eh, parang yung pala yung shoot mo. Yung may ganun, may ano dati, may sense of kabakyan. If you watch Filipino films, diba? Tapos, lalo na pag yung genre mo, romance. Tapos, yung kumbaga, nag-start siya maging quote-unquote cool. Ay, yung lumabas si Sana Daddy. Yung baga nagkaroon ng, DJ. Parang, oy, may interest. Pwede pala maging ganito ang romance, ang love story. Diba? Tapos, kumbaga sa, kumama siya sa youth. Na hindi lang siya yung tipong, yung kumbaga nagkaroon ng market na bago yung love story. Tapos, nung lumabas yung tadhana, na on paper, I remember pitching that, tapos parang naginiwala yung tao na, alam niyo, parang... Sa Cinema One Originals kasi siya eh. So parang, may ano na, parang wala siyang, nung natanggap siya sa Cinema One Originals, alam na nila na ganun yung pelikula. So wala masyadong pressure na ano, kailangan ganito mag-end, kailangan may ganitong kanta, chururut. So medyo na magandang platform yung Cinema One Originals para ilabas yung that thing called tadhana. Kasi otherwise, parang hindi magiging true to the script yung kakalabasan. Aware naman ako na parang pumasok ako sa mainstream na ito yung tropes na pinapanood ng mga tao, ng masa. Pero syempre, di ba, ingat, since nanggaling ako sa independence, hindi pwedeng kalimutan na lang siya basta na content na sa mainstream. Pero ito na yung gagawin mo talaga. Parang sa akin naman, parang as much as possible, meron pa rin bad idea. Kasi hindi mo naman pwedeng biglain din yung masa na bigyan mo sila ng sobrang bagong-bago kasi baka magulat. So, yung sa Kali, parang nag-play around ko dun sa idea ng juvenile na love story. Pero ano ba yung pwedeng maibigay na bagong kwento na hindi pa siguro natatakot ko? Yung mga pregnancy scare ng mga 18 years old, parang ako kasi with my three films, never akong nag-isip talaga ng audience. Parang lagi siyang para sa akin lang or para sa kwento. Tapos, pero lagi ko din sinasabi na kung pagagawin ako, like pinasulat ako ng excess baggage, na alam ko kung para kanino siya, para saan siya. At kailangan meron kang audience na hindi isip. Willing din naman ako. Parang ganun. Parang hindi ko kailangan mo lang malaman kung para kanino, kung ano yung purpose, kung bakit ka susulat, bakit ka gumagawa, kung meron bang kailangan audience in mind, kung kailangan bang may i-please ng mga boses. At wala namang problema doon for me. Basta malinaw sa akin as writer-director na gano'n siya. Na kung yung tatlong pelikula, kung ako lang, at tapos ngayon gusto ko mag-mainstream, meron akong mga binibis, okay lang din. Walang kaso yun. Basta alam mo kung para saan at kung paano mo siya at kung para kanino mo siya ginagawa. Kasi parang nandito tayo sa stage ng pelikulang Pinoy na hindi tayo masyadong sure kung ano na ba talaga gusto ng tao. Na I think nakarating na yun sa mga boss natin. So, this becomes a right platform for alternative ideas. Or kung halimbawa gagawa ng mga romance, kung dati talagang squeaky clean yung mga characters, super immaculate sila, I think mas nagiging open na sila to consider yung mga hindi masyadong perfect na lead characters. Like for example, for my yung iba kong past romance films, I made sure na either outcast sila or you know, may certain level of pagka-outcast. Si Maha, for example, sa Ulaw sa Body.
sa yung tinatawag na fuck girl. Allowed ba ako sabihin? Oo. Oh. Yan, meron fuck girl na meron fuck boy. Isang daan tula para kay Stella. You have a very unlikable female character na nakaka-produce naman ng results sa box office. Kasi yun naman ang fear ng mga boss eh. Baka hindi kagatin ng tao kasi hindi likable yung character or hindi siya traditionally sympathetic kagaya ng mga hits nung past decade. So ngayon, dahil nga medyo nagiging unsure yung tipla ng demographics ng audience natin, mas nagiging open sila eh to yun na kung merong buntis na character kahit na bata pa. So ako personally, I'm excited kung saan papunta. Siguro parang sa hindi naman dahil black sheep or star cinema na may demarcation ng ano, parang in general parang alam mo lang na as a parang ano ba nung nag-start nung hindi ko ano pass. Oh my god. Hindi, kasi 'di ba nung nag-start pa lang akong gumawa ng pelikula, parang mas ang tingin ko sa paggawa ng pelikula, para siyang it's something I love to do. Para siyang playground na I'm given the chance to make my stories come alive, chururut ganyan. Pero parang gumagawa pa ako ng mas maraming pelikula, tapos nabibigyan ako ng chance na mag-direct ng mga love team, mga love team na alam kong marami talagang nanonood. Parang naging mas aware ako sa power ng isang storyteller na maparating yung kwento nila. Hindi lang dun sa dati kong audience na parang kami-kami lang, kami-kami friends lang nanonood. Parang binigyan ka ng chance na mas dumami yung nanonood sa'yo. Kasi love team sila eh. So marami talaga silang following. Tapos habang iniisip ko 'yon, alam ko na meron silang ini-expect sa isang love story. At bibigay ko yung love story na 'yon, pero hindi lang yung ganong klaseng love story. Kumbaga, alam nilang nanonood sila ng love story, pero pa konti-konti. Siguro kahit hindi nila napapansin na kahit papaano may iba dito sa love story na 'to, na hindi lang 'to yung boy meets girl na tapos ayaw nung isa sa isa. Parang nakakatuwa na may mga matatapang din na mga artista. Like, kunyari, si Hopi tsaka si Ken na gusto nilang gumawa ng ibang klaseng love story. At producer na tulad ng Black Sheep na willing tumaya sa mga katulad ng mga kwento namin na hindi yung usual na love story na napapanood ng mga tao. For more videos, subscribe to the Black Sheep YouTube channel and click the I button.